Ito ang kasaysayan ng sikat na artista at politikong nakamit na ang rurok ng tagumpay. Ngunit nalulong sa bawal na gamot at sugal hanggang maubos ang kanyang ipinundar. Kaya naisip niyang mangkidnap ng batang mayaman. Sino ang babaeng kasama niyang gumawa ng kasamaang ito? Nahuli din ba siya o nakatakas? Kilala din natin si Mitchell Yap Gumabaw o mas kilala sa pangalang Dennis Roldan. Tara, alamin natin sa history. Si Dennis Roldan ay kilala ng karamihan bilang isang batikang aktor. Ipinanganak noong 8 ng Disyembre 1956 bilang si Mitchell Yap Gumabaw, galing sa pamilya na may lahi ng Spanish, Chinese at Filipino. Laking Maynila si Dennis. Apat silang magkakapatid na mag-isang itinataguyod ng kanilang ina dahil ang ama nila ay mayroon ng ibang pamilya. Maagang natuto na magbanat ng buto si Dennis. Nag-aral siya sa Trinity College kung saan siya ay naging varsity player ng basketball na nagamit niya upang makatulong sa pangmatrikula niya sa kolehiyo. Na-draft din siya para maglaro sa Philippine Basketball Association o PBA sa ilalim ng Ginebra Team. Taong 1979, habang nakatayo sa may bangketa, bandang Quezon City, ay namataan si Mitchell ng isang talent manager. Natigilan ito dahil nakita niya ang potensyal na maging isang artista. Agaw pansin ang tikas ng mestisong si Mitchell. Hinikayat siya ng manager na subukin ang pag-artista at dito na nagbukas ang pinto ng showbiz para kay Mitchell. Dito na rin nagsimulang magbago ang kanyang buhay at umangat mula sa kahirapan. Taong 1979 din, nang una siyang mabigyan ng introduction role sa pelikulang Kambal sa Uma. Naging patok naman ang pelikulang ito at simula nito ay sunod-sunod na din ang mga pelikula at palabas ni Mitchell. Pinalitan din ni Mars Ravelo ang kanyang screen name bilang Dennis Roldan na mas macho at lalaking-lalaking pakinggan kaysa sa Mitchell. Taong 1981 naman ay naipareho siya kay superstar Nora Honor sa pelikulang Bakit Bughaw ang Langit na lalo pang nagpatingkat ng kanyang pangalan sa larangan ng pelikula at telebisyon. Taong 1983, sa edad na 27 taong gulang ay nanalo siya ng Best Supporting Actor sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Hot Property. Madalas ay isang kontrabida ang nagiging role ni Dennis kung saan kitang-kita ang galing niya sa pag-arte. Sunod-sunod man ang proyekto niya sa showbiz at kumikita na ng malaki ay hindi niya pinabayaan at kinalimutan ang pagmamahal niya sa basketball. Taong 1983 ay nakapasok siya sa PBA at naging bahagi ng pinakapopular na team, ang Ginebra Team. Naglaro din siya para sa Gilby's Jeans Gymlet Season Team. Pagdating ng 1988 ay naisipan naman niyang pasukin ang politika. Nailalal siya bilang councilor ng Quezon City. Pagdating ng 1992 hanggang 1995 ay nanilbihan naman siya bilang congressman sa 3rd District ng Quezon City. Nag-invest din si Dennis sa mga business na naging matagumpay din. Napangasawa ni Dennis si Lodi Imperial, isa sa mga 8 girls noong 80s. Dating nagmomodelo ng mga gawa ni Pitoy Moreno sa iba't ibang bansa gaya ng Paris, Rome at New York. Binayayaan ang kanilang pagsasama ng 5 anak, habang ang mga anak naman niya ay mayroong 3 kapatid sa labas. Ilan sa mga anak ni Dennis ay sumikat din gaya ni Michelle Gumabaw, na isang sikat na volleyball player at beauty queen. Marco Gumabaw, na isa ring aktor, modelo, atleta at entrepreneur. At si Paolo Gumabaw, na isang aktor at modelo. Taong 1995 ay tumakbo siya para sa 2 termino ngunit natalo siya kay Michael Defensor. Ilang taon pa ang lumipas matapos ang kanyang maikling panunungkulan bilang isang kongresista ay nawala umuno sa kanyang sarili si Dennis at hindi na alam ang susunod na gagawin. Dito na siya nakatikim ng sunod-sunod na pagkatalo. Nalulong sa masamang bisyo at sugal si Dennis, particular na ang sabong kung saan milyong-milyon ang kanyang nauubos. Nagkaroon din siya ng kalaguyo at ka-live-in partner na nagngangalang Suzette Wang. Hindi ito nakaganda sa kanya, lalo na nang malubog sila pareho sa utang nang maipatalo nila ang lahat na mayroon sila sa isang casino sa Las Vegas at mabaon sa utang. Sa pagiging desperado upang makakuha ng pera ay naisip nilang gumawa ng kailanman ay hindi aakalain ni Dennis na kanyang gagawin.
Ikasyam ng Pebrero 2005, kinidnap ng anim na kalalakihan ang 3 taong gulang na si Ken Shiyu habang naglalakad ito papasok sa nursery school kasama ang kanyang yaya sa AIC Tower sa Emerald Avenue sa Pasig City. Si Ken Shi ay anak ng isang mayaman na Filipino-Chinese businessman. Tumawag ang mga kidnapper sa magulang ng bata. Rinig pa sa linya ang pag-iyak nito at ilang nakapangingilabot na pagbabanta pa ang sinabi ng mga ito habang hinihingi ng mga kidnapper ang 250 million pesos bilang ransom money kapalit ng anak nila si Kenshi. Ngunit walang ganong kalaking halaga ang mga magulang ni Kenshi. Umabot ng ilang araw ang pakikipagnegosasyon ng mga ito hanggang maibaba ito ng 3 milyong piso. Nakalikom na ng halos 3 milyong piso ang mag-asawang Yu sa pamamagitan ng pagbebenta ng alahas at iba pang personal na gamit. Gayon din ang pangungutang ng pera sa mga kamag-anak. Ngunit bago pa man maibigay ang ransom money ay nailigtas na ng Police Anti-Crime Emergency Response o PACER ang bata mula sa kanilang safe house sa Cubao. Naaresto ang anim na suspect na sina Noel San Andres, Rowena San Andres, Romeo or Kahada, Octavio Garces, Adrian Domingo, kasama na ang itinuturo nilang mastermind na si Dennis Roldan. Si Suzette naman ay hindi pa nahuhuli at hinihinalang nagtatago sa China. Ang ikawalong suspect na si Alberto Pagdanganan ay hindi isinama sa kaso matapos niyang magsagawa ng affidavit na nagtuturo sa pagkakasangkot ng 7 akusado sa kidnapping. Ang pangingidnap ay ideya umuno ni Suzette. Sa investigasyon ay nalaman na si Suzette ay ninang ng batang si Kenshi at kaibigan ng mga magulang ito. Ikasyam ng Enero 2005 umano hinire ni Roldan si Alberto Pagdanganan sa pamamagitan ni Octavio Garces para kidnapin ang 3 taong gulang na batang si Ken Shiyu. Ni-recruit ni Pagdanganan si Rowena San Andres at Adrian Domingo. Pagkatapos ay nakipagkita sila kay Suzette Wang. Nasinamahan pa sila sa paaralan ni Ken Shi upang kilalanin ang bata bago gawin ang pangingidnap dito. Kinasuhan na ang grupo ng kidnapping at illegal possession of firearms. Nakulong silang lahat ngunit matapos ang 1 taon ay pinayagan si Dennis Roldan na makapagpiyansa. Inaprubahan ni Judge Agnes Reyes Carpio ng Pasig City RTC Branch ang 500,000 peso bail para sa aktor na malayang nakalabas matapos ang 2 araw lamang. Balintuna ay lumabas pa si Dennis Roldan sa isang pelikula noong Disyembre 2005 na pinamagatang Terrorist Hunter kung saan ginampanan niya ang role ng mastermind ng isang international kidnap for ransom group na tinatarget ang mga diplomat. Ang kidnapping ay hindi napipiansa ang kaso. Ngunit sinabi ni Judge Carpio na mahina ang ipinakitang ebidensya ng prosecution sa paglilitis laban kay Roldan. Gayunpaman, itinanggi ng hukom ang piyansa para sa mga kapwa-akusado ni Roldan. Binatikos ng pamilya ng biktima, pati na rin ng mga anti-crime groups ang desisyon at inakusahan ang hukom ng pagiging bias sa kanya. Nobyembre 2006, matapos iprotesta ng prosekusyon ang kanyang desisyon sa pagpayag nito na makapagpiyansa si Roldan, pero hindi ang mga kapwa-akusado nito ay hindi na siya nagpartisipa sa kaso at nag-takeover na si Judge Rodolfo Bonifacio ng Pasig City Regional Trial Court Branch. 5 judge ang naka-assign sa kasong ito ngunit 4 sa kanila ay piniling hindi na magpartisipa dahil sa iba't ibang rason. Sa paglilitis noong 5 ng Agosto 2008 ay positibong kinilala ng 6 taong gulang ng si Kenshi, si Roldan bilang big boss ng mga dumukot sa kanya. Sinabi din ng bata na itim ang buhok ni Roldan dati at ngayon ay mayroon ng puti. Naka-shades man ito ay naaalala niya din si Roldan. Bukod kay Roldan ay itinuro din ng bata si Rowena San Andres na tinawag niyang Bad Mommy. Nakasama ng mga dumukot sa kanya, pinapakain umuno siya nito ng walang kutsara at tinidor at naaalala niyang pinatatapakan sa kanya nito ang mga damit na nilalabahan nila. Agosto 2014, tuluyan ng hinatulan ng guilty si Roldan at ang mga kasabwat nito sa kasong kidnapping at hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa kanyang pagkakakulong ay nagkaroon umano siya ng covenant sa Diyos. Nagsimula umano ito habang nasa kulungan siya kung saan nagsimula siyang magbasa ng Biblia.
Nagpartisipa sa Bible study at mga fellowship seminar. Sinabi niya na nagsimula ang kanyang pagbabasa sa kulungan sa Pasig at may kung anong nabago sa kanya na tila na-transform siya. Doon ako nag-aral ng Bible. Doon ko inidevote ang time ko from 10 a.m. to 2 a.m. I studied the Bible for almost 1 year, 16 hours a day. So na-overcome ko yung jail. Doon ako nakapag-covenant kay Lord. I wrote a covenant, Lord, from this day forward, I am your slave. I will serve you. Pinirmahan ko. At mula nito, ayon sa kanya, ay tinanggap niya ang Diyos at nakatuon sa paglilingkod sa Diyos. Naging isang born-again Christian siya at ngayon ay naglilingkod siya bilang pastor ng Jesus Christ the Life-Giver Ministry sa Quezon City. Ang nasabi niya lang sa hatol sa kanya ay, siguro mayroong pang kailangan iayos si Lord sa akin, you know? I think everything has a purpose eh. So hindi ko alam kung ano gusto niyang gawin ko muna doon sa Muntinlupa. Baka naman kasama iyon sa kasaysayan ng buhay ko. Kasama yan sa magiging testimony natin and dadaanan natin yan. Yun ang gusto ni Lord eh. Yan ang divine will ng Diyos. Ang kalaguyo naman ni Dennis na si Suzette Wang ay kasalukuyang nagtatago at hinihinalang na sa China. Ayon sa isang article ng Philstar Global, ay sangkot din sa iba pang kaso ng kidnap for ransom bago pa man kay Ken Shiyu. Hinihinalang ang mga biktima niya ay mga dating naging kaklase o kamag-anak na mga dating niyang naging kaklase. Isa na dito si Gordon Tan, na napatay matapos nitong manlaban sa mga kidnapper nito noong 1997. Si Gordon Tan at ang ina ni Ken Shi na si Jenny Yu ay dating mga naging kaklase ni Suzette Wang. Hindi nagkataon lamang na isang Suzette din ang mastermind ng pangingidnap kay Gordon Tan, ayon sa mga miyembro ng Citizens Action Against Crime. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa talambuhay ni Dennis Roldan? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.